Marasol ng taong 2020, idineklara ng World Health Organization na ang sakit na ito ay isa ng pandemya. Sa pagkalat ng COVID-19, labis na naapektuhan ang buong mundo. Oktubre ng taong 2020, muling binuksan ng kagawaran ng edukasyon ang mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. May iba't ibang learning modalities na inahanda at isa na rito ang modular learning. Si Charlie Laidan, 23 years old o mas kilala bilang Atot, ay isa sa mga mag-aaral ng Kanaka National High School na sa kasalukuyan ay nasa grade 7 level. Po si Charlie Laidan, 24 anyos, nagpuyo sa Kanakan. Akong trabaho, tigluto sa mga maestra, usahay naman, Mama Sahiro. Taong 2010 nang nagtapos si Atot ng elementarya, ngunit hindi siya agad nakapagpatuloy sa sekundarya sapagkat siya ay nakipagsapalaran sa syudad at namasukan bilang isang hardinero. Matapos ang 5 taon, ay bumalik siya sa kanilang lugar at nagsimulang mag-alaga sa kanilang mga hayop at sakahan. Sa parehong taon ay nagsimula siyang magtrabaho sa mga guro bilang tagapagluto. Matana ko sa isbuntag, luto ko sa mga maestra, kaman, kway, kabaw, kabayo, pagkaman, mato ko sa uma, magbas, pagka uto, mabalik ko pagkaluto, punod po sa mga maestra. Muna po, balik po ko sa uma. Ini ka po, mulungan na po. Ini ka, gabi, muna po panahon pag answer sa ako mga mga. Sa ngayon ay pinagsasabay ni Atot ang kanyang mga trabaho at pag-aaral. Salungat sa karanasan ng ibang mga mag-aaral, nagiging mainam sa parte ni Atot ang modular learning sapagkat maari niyang pagsabayin ang kanyang mga responsibilidad at ang kanyang mga module. Ang nag-awhag sa kuha mo ang kapait kay gikan ako ang pagkabata. Dari ko nang dako sa bukid, pait kayo, trabaho, masanog, kahoy, pait kayo. Manya, awhag sa kuha nga. Mo ang edukasyon kay hindi po kung na edukasyon kay ama trabaho po dali ra ka magkasurog trabaho. Isa lamang ang istorya ni Atot sa samot-saring istorya ng iba pang mga mag-aaral sa kasalukuyang paaraan ng pag-aaral. Pagamat ay hindi natin maipagkakaila ang mga negatibong epekto ng mga pagbabago na dulot ng COVID-19, ngunit, ang mga pagbabagong ito ay nagsisilbi ring simula para sa iba. O sa mga kabataonan nga parehas ako ah, na wa na po na eskwela, paabot ninyo ang tamang panahon nga eskwela mo, karon ang tamang panahon nga mabalik mo pag-eskwela kay dili man babag ang taas na yung edad, 30, 20, dili na babag. O, karon ang tamang panahon ng balik mo pag-eskwela. Balik o padayon mo pag-eskwela. Ika nga nila, ang edukasyon ay hindi isang karera. Ito ay isang paglalakbay na kahit gaano man katagal o kabagal ang iyong pag-usad, ang mahalaga ay makakarating ka sa iyong patutunguhan.